6, 5, 4, 3, 2. 6 years after she was arrested for drug-related charges, opposition icon and former Senator Leila de Lima remains detained. De Lima had witnessed major developments in her case, including acquittal in one of her drug-related charges and retraction of witnesses' statement against her. To mark the sixth year of De Lima in detention, we've invited Attorney Dino De Leon, spokesperson and one of the lawyers of Attorney De Lima. Welcome to Rappler Talk, Attorney Dino. Salamat, Jairo, and good afternoon to all our viewers. Isa sa mga question po ngayon, kasi 6 years na, hindi yan biro. Kasi talagang in 6 years, hindi pa rin talagang nare-resolve lahat ng kaso. And ito nga, may mga major developments na tayo sa case. Gustong malaman, especially ng supporters ni Senator Leila de Lima, kamusta na po si Senator after 6 years po? Well, syempre, Jairo, yung 6 years, hindi yan biro-biro, no? Napaka, yung isang buwan ka nga lang na mawala sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan, sa araw-araw mong ginagawa ay napakahirap. Yun pa kayang 6 years, lalong-lalo na kung ikaw ay innocent, kagaya ni Senator Leila de Lima, no? Alam mo rin naman na just last year, around October, she suffered a harrowing near-death experience. And to us, in her defense team, alam namin na iyon ay isang assassination attempt laban kay Senator Leila de Lima. Yung kutsilyo nandun sa puso niya, nakatutok noon, ang masakit pa kayong puso niya after, and then binaril yung assailant sa tabi niya, no? Blood splattered towards her. So of course, all of these experiences are traumatic. Nakita rin naman natin kung paano siya pinagpiestahan, pinahiya, subsidized by taxpayers' money yung mga hearing sa kanya sa Kongreso noon. And of course, all of these charges are fabricated lies. And the only fault that we can say na meron si Senator Leila de Lima ay ginampan niya kanyang trabaho nung inimbestigahan niya yung violent war on drugs against kay President Rodrigo Duterte at saka yung administration niya, no, na murderous, na actually iniimbestigahan na rin ng International Criminal Court, no. So hindi madali lahat yung pinagdaanan niya, pero every single time na nakikita namin siya, nananatiling maliwanag ang kanyang muka, masaya siya, because you know, the reason why malakas yung core ni former Senator Leila de Lima is because of the fact that she's innocent. And dati, every time na binibisita ko siya, like kong iniisip, eh, paano ko ba palalakasin yung kanyang loob? Pero lumalabas kami pa yung mas malakas ang loob, no? Lagi niya sinasabi na, syempre, hindi siya mawala ng pag-asa. In short, the spirit of Senator Leila de Lima remains to be intact and remains to be indomitable after 6 years in unjust detention. Opo. Isa rin sa mga, sa lahat, sa dami ng pinagdaanan ni Senator De Lima, namanggit niya na nga po may hostage taking nung October, talaga muntik siya mamatay doon. Sabi niya talaga, akala niya hindi na siya makakasurvive. And then, aside from that, the attacks talaga, from Duterte up until the present, medyo tuloy-tuloy talaga yung atake sa kanya. Kamusta naman po yung moral niya or yung paano siya makitungo sa ibang tao? Halimbawa po, kapag dinadalaw siya ng kanyang mga kaanak or kayo po ng kampo niya, paano po siya makitungo sa inyo? May, kumbaga, improvement po ba in the last 6 years? Mas naging hopeful po ba siya kayo? Mas naging parang positive ang kanyang outlook po? Lagi namang positive si Senator Leila de Lima. Lagi nga namin sinasabi sa kanya, masyado siyang forgiving, no? Lagi namang maayos ang kanyang disposition, lagi maliwanag ang kanyang mukha. Pero recently, pinakamataas ang kanyang moral, no? Dahil na rin sa mga developments sa kanyang mga kaso, di ba? Marami naman tayo nakita mga key developments recently. Pero as early as 2018, if you will recall, the United Nations Working Group on Arbitrary Detention already investigated this case and called the case of Senator Leila de Lima, her detention, as unjust and arbitrary, no? So early yan, 2018 pa lang. And then recently, nakita natin na sunod-sunod yung mga witnesses na nagrerecant. At pare-pareho naman yung script. Ang script nila, nakitang-kita, no? May consistent yung pattern. Sila ay pinilit, sila ay tinakot, kasama ang kanilang mga pamilya, at nanganganib ang kanilang mga buhay. Kaya sila napilitang mag-imbento ng mga gawagawang istorya laban kay Senator Leila de Lima, no? Kasama na dyan yung star witness na si Rafael Ragos, no? Na ang testimony niya ang rason kung bakit hindi nag-grant yung aming motion for bail in criminal case 165, no? Kasama niya si Kerwin Espinosa na ginawang testigo laban kay former Senator Leila de Lima sa Kongreso. Ganyan, andyan din si Ronnie Dayan, no? Sinabi nila lahat
lahat na sila'y tinakot, pinilit, no? Andiyan rin si Marcelo Adorco na naging witness rin laban kay Kerwin Espinosa, at may mga sinabi din siya laban kay Senator Leila de Lima. At narinig na rin natin yung apology ni Sandra Kam na sinabi niyang siya ay kinamit upang kawawain nga si former Senator Leila de Lima, no? So given all these recantations, na mataas ang moral ni Senator Leila de Lima kasi alam niya that her vindication is forthcoming. Because to begin with, alam naman natin na ito ang pinakamahal na gawa-gawang kaso at pinakamalaking frame-up sa history ng Pilipinas. Attorney, very interesting development recently, last May, nabanggit yun na nga si Rafael Ragos, na-retract yung statement niya, si Sandra Kam nag-apologize. I think in the last hearing, Attorney Bonita Cardon, one of the lawyers, also told us that during the hearing, Rafael Ragos also tagged the name of PAO Chief Presida Acosta as one of those who pushed him to lie and to testify against Senator Leila de Lima. But aside from that, malakas din ang international pressure. Recently, ang daming statements from the international organizations. And today, February 23, one day before ng sixth year ni Attorney de Lima sa kulungan, ay pumunta o dinalaw siya ng mga parliamentarians from the European Union. Kamusta po yung reception dito or pagtanggap ni Senator de Lima? Well, nagagalak si former Senator Leila de Lima sa lahat ng mga pagbisita sa kanya. Alam mo, nung last year, bumisita sa kanya yung chair ng Foreign Relations Committee ng United States as well, si Senator Markey. Yung staff ni Senator Derby, no, senior staff niya, bumisita rin just last year. Nag-release ang maraming mga organizations ng mga statement condemning what is happening in her case at yung kanyang unjust detention, including the Inter-Parliamentary Union. At ngayon nga, sabi mo nga, Jairo, no, na binisita siya ng members of the European Parliament dahil kitang-kita nila at naniniwala sila sa the innocence of former Senator Leila de Lima. Alam mo, itong mga credible organizations na ito, katulad ng United Nations, katulad ng European Commission, ng Inter-Parliamentary Union, itong mga the US Congress, no, itong mga organizations na ito ay hindi naman basta-basta naglalabas ng mga kung ano-anong mga statement lamang na walang basehan, no. At based on their evaluation, kitang-kita nila ang imbento at gawa-gawang kaso laban kay former Senator Leila de Lima. So nakikita ni Senator Leila de Lima ito, nagagalak siya na hindi siya nakakalimutan ng mundo at hindi rin siya nakakalimutan ng sambayan ng Pilipinas. Isa po sa mga reasons kung bakit, isa sa mga major reasons kung bakit, of course, nakulong si Senator de Lima is because yung pag-push ng Duterte administration, specifically ng Department of Justice dito sa mga kaso nga na binibintang kay former Senator de Lima while she was the DOJ Secretary. At recently, binanggit ni DOJ Secretary Remulla na kung magpa-file daw yung camp ni Senator Leila de Lima, kayo po, ng petition for bail or petition for habeas corpus. Ito nga po yung Gigi Reyes ruling in relation to the Gigi Reyes ruling of the Supreme Court, ay hindi daw siya mag-oppose. Kamusta po yung pagtanggap ng kampo dito at ni Senator Leila de Lima kung nabalitaan niya na po? Lilinawin ko lang, Jairo, no, na sa dalawang kaso na naiiwan lamang kay Senator Leila de Lima, meron kami mga pending petition for bail dyan, no? Ngayon, kung sinasabi ni Secretary Remulla na hindi niya naman i-oppose, hindi sufficient kasi yun, eh, no? Ang tanong dyan, eh, naniniwala ba sila na malakas ang kaso nila laban kay former Senator Leila de Lima? Kasi ito ay gawa-gawa ng nakaraang administrasyon. And this administration does not need to inherit the same kind of lies and fabrications, no? So kung naniniwala sila na hindi malakas ang kaso, eh, alam mo, Jairo, nung February 10, naglabas si Secretary Remulla ng isang DOJ circular na nag-o-order sa ating mga fiscal, sa ating mga prosecutors, na kung hindi malakas ang kaso at there's no, I quote, reasonable certainty of conviction, ay kailangan iurong nila ang mga demanda laban sa mga kriminal. This is a nationwide circular. And kami naniniwala na ang kaso ni former Senator Leila de Lima is a low-hanging fruit. If they are really serious in withdrawing cases or prosecutions against individuals na mahina ang kaso, eh dapat i-withdraw na lang kay former Senator Leila de Lima. Bakit natin nasasabing mahina ang kaso, no? Tatlong bagay lagi ang nating sinasabi. Una, this is supposed to be a drug trading case, pero wala namang in-offer. Drug case ito, ha? Walang in-offer na kahit na
isang grabo o isang butil man lang na droga sa ebidensya, which is supposed to be up to the corpus delicti of any drug case. Pangalawa, sabi, drug trading ito, pero wala namang trail of money. Sinabi mismo ng Anti-Money Laundering Council na witness ng prosecution na walang any impropriety or investigation linking Senator Leila de Lima to any improper flow of money. Sinabi mismo yan ng AMLC na witness ng prosecution. Pangatlo, ano lang ang naiwan? Ang naiwan lang ay mga testimonya ng mga incredible witnesses. A lot of them are guilty of crimes involving moral turpitude. At sunod-sunod na nga rin na binawi yung kanilang mga testimonya. No? So, kitang-kita, there's no reasonable certainty of conviction here. At hindi lang dapat mag-upos ang Department of Justice or hindi mag-upos sa mga motions. Bagkos, dapat sila mismo ang mag-urong ng isang kaso na wala namang kakwenta-kwenta at pawang ang kathang-isip lamang. At ang dahilan lamang nito ay nagsalita si former Senator Leila de Lima laban sa drug war. Inimbestigahan niya si Pangulong Rodrigo Duterte at ang Duterte administration because of their murderous campaign against the people na ngayon nga inimbestigahan na rin mismo ng International Criminal Court. So, ibig sabihin niyo, attorney, kung talagang gusto talaga nang ipakita talaga na merong pake sa human rights itong administrasyong Marcos na ito at medyo may kaibahan siya ng kaunti doon sa nagdaang administrasyon, ay dapat hindi nila i-oppose yung mga existing na petitions kasi may pending tayo na petitions. Tama po ba? Hindi lang dapat hindi i-oppose. Bagkos, dapat sila na mismo ang mag-urong. No? Lagi kasi nilang sinasabi parang hot and cold relationship na hindi kami mag-oppose. Pero sufficient ba yung hindi ka mag-oppose? Una, bakit nagde-devote ka ng so much resources? Napakaraming prosecutors ang naka-assign sa kaso na ito. Napakamaraming oras na ginugugol ng gobyerno. No? Napakaraming resources na katulad ng mga pulis na naka-deploy every single time na may hearing. At para saan? Para saan? Bakit ito pinagpapatuloy ng Department of Justice? You know, hindi lang ito usaping human rights eh. Ang trabaho ng Department of Justice ay mag-make sure na may hustisya sa Pilipinas, no? Hindi lang ito mag-prosecute, no? So if it's not just a case of human rights, rather it's a question of upholding justice in this country. And if they are really serious in doing just that, then they will have to actually withdraw a case that is weak. Excellent points, attorney. Kasi recently nga, ang daming developments itong DOJ, meron siyang circular on lowering of bail amount, meron siyang circular on wag na mag-file ng kaso na mahihina naman para daw ma-decongest yung jail. So, very interesting points po. Punta naman po tayo ng konti dun sa, i-recall lang po natin ng konti yung nangyari noong October 2022. Ang naging call talaga ng mga human rights group at ng kampo mismo, kayo po, ang kampo ni Senator Leila de Lima ay pakawalan na. At si Senator Leila de Lima after the hostage taking, pero ang inoffer ng Marcos administration or at least nitong cabinet ay home for law. May update po ba doon sa pagta-transfer ng custody or hindi na natin siya tinitingnan kasi ang ginanggan talaga natin ngayon ay talagang release na talaga on bail? Well, nagpasalamat naman si former Senator Leila de Lima sa home for law na offer, no? Pero hindi niya yung tinanggap dahil naniniwala siya na alam mo yan ang ano kay si former Senator Leila de Lima, ayaw niya kasi ng special treatment, no? So sinabi niya for her ang malinaw na dapat pagpapakawala sa kanya ay dahil inosente siya, hindi dahil yung pinagbibigyan siya ng administrasyon na ito, no? So yung home furlough na yan ay respectfully dinecline ni former Senator Leila de Lima at siya ay magpapatuloy sa custodial center hanggang ma-rule na yung kanyang bail or tuluyan na siya mapalaya dahil sa dismissal ng mga walang kwentang kaso na ito. Opo. Attorney, gaano po ka ano ngayon, ka-confident ang kampo niyo po at ni si Senator Leila de Lima mismo na kakalaya na siya because of this latest development kasi maganda yung track eh. Ang dami ng yung star witness mismo ng DOJ ay nagrecant, nagre-track. Gaano po siya ka-confident? And ano yung difference ng confidence niya ngayon compared to the previous years that she was detained po? Alam mo, Jairo, kung ang usapan lang dito ay confidence, since day one, confident kami, confident si former Senator Leila de Lima because inosente siya. At alam namin na wala silang mapoproduce sa kahit anong ebidensya. No? Pero unfortunately, hindi lang kasi yung confidence namin ang importante dito. Ang ginawa kasi ng nakaraang administrasyon, binaboy nila ang hustisya.
pinaglaruan nila ang justice system. They weaponized the rule of law. Alam natin yan kung sino-sino mga kinasuhan nila, di ba? Para patahimikin at sila at maging example na ano ang pwede nilang gawin laban sa kanilang mga kritiko, no? So kung confidence lang right from the very start, confident ang aming panig at si Senator Leila de Lima na mabasura itong mga kaso na ito dahil peke ito, gawa-gawa at walang katotohanan at pawang katang isip lamang, no? Pero recently, mas lumakas pa lalo at naging matibay pang loob ng aming kampo at ni former Senator Leila de Lima kasi nakita natin yung mga developments sa case, no? Ang lagi naming sinasabi, the arc of the moral universe may be long, but it bends towards justice. At sana, sa lalong madaling panahon, eh, makamit na yung totoong hustisya ni former Senator Leila de Lima. So, nananalig ang aming kampo at lalong-lalo na si former Senator Leila de Lima. Sabi niya nga, the first thing that she will do pag nakawala siya or mag-grant ang kanyang bail ay bisitahin ang kanyang ina sa Iriga City na alam naman nating may sakit, no? Ang tagal niya nang nawalay doon sa kanyang ina. At sana, sa lalong madaling panahon, ay mabisita niya na ng tuluyan ang kanyang ina. Attorney, bilang last question po, mayroon po bang mga updates dito sa kay Senator de Lima na gusto niyo pong i-share sa ating lahat or mensahe po dito po sa napipintong pag-mark po na 6 years na si Senator de Lima sa under detention? Well, 6 years is just too long, no? Again, we know for a fact na ang tanging kasalanan lang lamang ni Senator Leila de Lima ay pinaglaban niya tayong lahat. Siya yung matapang na hindi tumahimik nung grabe yung karahasan at grabe yung pagiging diktador ng isang pangulo, no? At nung kinakarnet, pinapatay niya ang sabihan ng Pilipino, may isang Leila de Lima na tumindig para sa ating lahat, no? Pero 6 years is just too long for that. And as we always say, there was a collective failure of our society to safeguard our justice system, no? Maraming nanood lamang, maraming nanahimik lamang, no? Maraming nakisawsaw pa at pinagtawanan pa ang nangyayari kay former Senator Leila de Lima. Pero you know, each case of injustice, hindi lang naman si Senator Leila de Lima ang biktima dito, eh. Biktima rin tayong lahat dito, no? Kung every time that there's an injustice happening in our society, no? Dalawang kaso na lamang ang naiiwan dito, no? Laban kay Senator Leila de Lima na dahilan kung bakit siya ay nakapiit pa rin. Yung criminal case 165, again, ang star witness doon ay si Rafael Ragos, nag-recant na. Tapos na rin na na-cross-examine ng prosecution at mare-resolve na ang aming bail petition there. In criminal case 167, isa na lamang ang witness na iaharap ng prosecution for our bail petition at mare-resolve na rin yung aming bail petition doon. So hopefully, malapit na makawala si Senator Leila de Lima sana kasi naniniwala kami wala namang ebidensya, walang basihan para siya ay ituloy na ikulong. At sana, no, despite whether we agree with Senator Leila de Lima, whether we like her or not, no, we all have to agree na she was just doing what she think was right. And she was just fighting for all of us. So whether we're a fan or not, sana i-welcome natin siya back to society the moment na makawala na siya. At huwag daw natin siyang kalimutang ipagpatuloy na ipagdasal. Thank you so much, Attorney Dino De Leon, for sharing your thoughts and updates about Senator Leila de Lima. Very interesting and very fruitful conversation po sa pagbibigay ng updates nga po dito kay opposition icon Senator Leila de Lima 6 years after siya makulong. Maraming salamat po sa panonood ng Rappler Talk. Muli, ako po si Jairo Buliedo. Thank you for watching.